mga katinagalog kung napanood ang palabas na X-Men ay malamang may idea na kayo kung ano ang mga superpowers na magandang magkaroon. Ngunit hindi lamang palakhatang isip lang ang iba sa makapangyarihan na ating napapanood. May mga totoong tao pala na talaga namang biniyayaan ng mga superpowers kung ano-ano ang mga ito. At talaga bang maganda ang pagkakaroon nito ay siyang sama-sama nating alamin ang 10 kapangyarihang totoo at ang dulot nito sa mga sinasabing pinagpalang tao. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-click po ang notification bell at piliin po ang all para araw-araw ay ma-notify po kayo sa mga videong ina-upload ni Tinagalog. Maraming salamat po. Number 10, ang batang walang pakiramdam. Itong si Olivia Farnsworth ay kahit kailan ay hindi pa nararanasan na masaktan. Ito ay sa literal na kadahilanan. Itong si Olivia po, mga katinagalog, ay manhid. Isa sa naging resulta ng kanyang pagiging manhid ay ang pagiging walang tak. Tayo ng bata pa, mga katinagalog, ay natututo tayo kung ano nga ba ang bagay na hindi dapat ginagawa sa pamamagitan ng sakit na ating naramdaman at naranasan. Sa madaling salita, tayo ay nadala. Kung iisipin, ay talaga namang maganda sana ang ganitong superpowers. Ito ay nagligtas kay Olivia nang siya ay masagasaan ng sasakyan. Nagulungan siya nito sa dibdib, mga katinagalog, bago nakaladkad pa ng ilang metro. Habang muntik nang atakihin sa puso ang buong pamilya ng batang si Olivia, siya ay tumayo lamang galing sa ilalim ng sasakyan at naglakad pabalik sa kanyang pamilya. Okay na nga sana ang lahat, ngunit kasama sa pagiging manhid niya ay hindi rin siya nakararamdam ng uhaw at gutom. Hindi rin siya napapagod. Kaya naman ang magulang ni Olivia mismo ang nagsasabi kung kailan dapat itong kumain, uminom at magpahinga katulad ng kailangan ng normal na tao. At dahil hindi niya nararamdaman ang pangangailangan ng kanyang katawan, hindi rin malalaman ng katawan ni Olivia kung siya ay papanaw na. Minsan halos matanggal na niya ang kanyang labi nang minsang di sinasadya na makagat niya ito. Pass ako sa superpowers na ito, mga katinagalog. Pass ako. Number 9, ang babaeng perpekto ang memorya. Itong si Jill Price, mga katinagalog, ay may tinagurian na kapangyarihan na ang perpektong memorya. Bawat detalye ng bawat pangyayari sa kanyang buhay ay kanyang naaalala kahit pa ang simpleng pagdumi o pag-ihi na kanyang ginawa sa buong buhay niya ay talagang tandang-tanda niya pa. Kasama na sa kanyang natatandaan ay ang minuto at segundo kung kailan niya ito ginawa ng buong buhay niya. Parang tape recorder ang datingan, mga katinagalog. Talaga naman sa unang tingin ay bonggang-bongga ang ganitong superpowers, di ba? Ngunit kasabay pala ng alaala ayon mismo kay Gio ay tila ba paulit-ulit niya rin itong nararanasan dahil nga tandang-tanda niya ang bawat detalye ng kaganapan. Dagdag ni Jill na sa sobrang tindi ng detalye ng kanyang alaala ay halos hindi nito maihiwalay ang nakaraan sa kasalukuyang nangyayari sa paligid niya. Ang nakasusuya sa powers nitong si Jill ay ang memoryang pumapasok sa kanyang isipan ay mga memorya na halos walang halaga. Ayon sa kanya na walang kwenta ang memoryang pumapasok sa isip niya. Kaya naman nang siya ay nasa eskwela pa ay hindi daw niya ito napakikinabangan. Pass ulit ako sa isang ito, mga katinagalog. Number 8, ang pamilyang malabakal na buto. Nang taong 1994, isang lalaki na nakilala sa katawagan na John ang nasangkot sa isang matinding aksidente. Ayon sa mga doktor na sumuri sa biktima na kahit sila ay hindi makapaniwala na hindi nito ikinasawi ang insidente. Hindi lang si John nakaligtas, mga katinagalog, siya rin ay hindi man lamang nagalusan. Nang imbestigahang mabuti ng mga doktor ang pambihirang kaso ni John, lumalabas na sa buong pamilya nito ay mayroon ding kakaibang ganitong kalagayan. Lumalabas na ang pamilya ni John, lahat ay may pare-parehong buto na malabakal. Ang kanilang buto ay 8 beses na mas matibay kaysa naman sa ating mga normal na tao. Ngunit ang kahinaan nila ay ang tubig. Ayon sa mga doktor na dahil sa tigas at bigat ng buto ng buong pamilya, kahit kailan ay hindi sila makalalangoy. Sa kanilang pagtanda ayon sa mga doktor ay mahihirapan din sila at
ang mga taong may kaparehong kondisyon na maigalaw ang kanilang mabibigat at solidong mga buto. Pag-iisipan ko ang isang ito, mga katinagalog. Pag-iisipan ko. Number 7, ang babaeng napakakulay ng buhay. Karaniwan sa ating mga tao ay mayroong kakayahan na makakita ng 7 milyong iba't ibang kulay. Ngunit ang babae na tinagurian lamang ng pangalan ay ang CDA-29. Itong si CDA-29 ay may 4 imbis na 3 color na cone sa mata na nagbibigay kakayahan sa kanya na makakita ng imbis na 7 milyong iba-ibang kulay ay 100 milyon na mga shades ng color, mga katinagalog. Kaya naman ang resulta ay kaya niyang makita ang kulay na hindi niya maide-describe sa kahit na sinong mga tao. Unang inakala na itong si CDA-29 ay isang colorblind. Ngunit sa mas masinsinang pang-pag-aaral ay nalaman na ang kalagayan pala ng mga mata niya ay ang tinatawag na tetrachromatic na vision. Okay naman sana ang ganitong kakayahan. Ang problema, bibihira ang mga ganitong uri ng kapangyarihan. Kaya naman hindi rin maa-appreciate ng mundo ang nakikita mo. Dagdag pa ng mga espesyalista na ang ganitong uri ng gene kapag naipasa sa anak na lalaki ay magiging colorblind ang mga ito. Okay na ako sa mata ko. Okay na. Number 6, ang lalaking goma-goma. Hindi naman kasing goma-goma ni Luffy ang susunod nating pag-uusapan. Si Gary Turner ay binansagan na ang totoong Fantastico ipinanganak si Gary na may kalagayan na tinatawag na ang Ehlers o ang Danlos Syndrome. Kaya naman siya ay may kakayahan na batakin ang kanyang balat ng kung paano nababatak ang isang goma. Kung inaakala na maganda ang dinaranas nitong goma-gomang si Gary, ayon mismo sa kanya, napagising pa lamang niya ay sakit na agad ang kanyang nararamdaman. Ito ay sa kanyang buong katawan. Sa sobrang sakit nito ay pinayuhan siya ng doktor na magsuot ng morphine patch para lamang maging normal ang pamumuhay nito sa pang-araw-araw. Sa sobrang kinakailangan nito ng gamit na gamot ay nakapagdudulot ito sa kanya ng limitadong kakayahan sa buhay. Hindi rin siya nakakapasok sa eskwela. Sa ngayon ay ang kinabubuhay nitong si Gary ay ang paglabas sa circus. Number 5, ang babaeng mutant ang ganda. Si Elizabeth Taylor, mga katinagalog, ay literal na mutant. Ang kulay ng kanyang mata ay mala-violet at ang kanyang maganda at makapal na kilay ay mutation na tinatawag nila na ang FOXC2. Kasama sa epekto ng mutation na ito ay ang pagiging napakakapal at doble-dobleng pilik mata. Ngunit bago kaingitan ang magandang mutation ng FOXC2, ayon sa mga dalubhasa, nakasama sa kagandahan ito ay ang mga bagay na hindi rin nanaisin. Dahil sa kapal ng pilik mata, ay madalas na natutusok nito ang kanyang magagandang mga mata. Kung pababayaan ito, ay maaari niya pa itong ikabulag. Kasama din sa pagkakaroon ng mas mataas na tsansa ng pagkakaroon ng sakit sa puso ng mga taong may ganitong kalagayan. Kaya naman kasama ng sumpa ng kagandahan ay ang sakit ng katawan. Number 4, immune sa AIDS. Taon-taon, mga katinagalog, milyong mga tao ang pumapanaw dahil sa sakit na AIDS sa buong mundo. Ang lalaki naman na si Steve Cron ay mayroong isang genetikyo na mutation o pagbabago na ang resulta ay naging immune siya sa sakit na AIDS. Dahil sa kasarian nitong si Steve ay mas malakas ang kanyang tsansa na siya ay mahawa. Ngunit habang nauubos ang mga tao at mahal nito sa buhay dahil sa sakit na AIDS ay patuloy lamang ito sa kanyang pagdadalamhati. Ilang doktor na ang kanyang pinuntahan upang siya ay kanilang mapag-aralan para naman sana ay makatulong sa pagtuklas ng gamot sa AIDS. Ngunit ayon sa mga doktor ay hindi magagamit ang kanyang kakayahan upang makasalba ng buhay ng iba. Kaya naman ang kakayahan nitong si Steve ay sa kanya lamang na mananatili. Hindi na nakayanan ni Steve ang kalungkutan sa pagkaubos ng kanyang mga kaibigan, mahal sa buhay at mga kakilala. At nang siya ay tumungtong ng 6 na taong gulang ay kinuha naman niya ang kanyang sariling buhay. Number 3, ang babaeng may matinding pandinig. Oha, ang pangarap ng lahat ng Marites at human CCTV sa buong mundo. Ang susunod na superpower sa ating listahan ay ang kakayahan ni Justin Mitchell na makarinig ng 20 beses kung ikukumpara sa ating mga normal na tao. Ang kalagayang ito ay tinatawag na ang canal de his skin. Kung inaakala na jackpot na sa kakayahang ito,
ito. Ayon mismo kay Justine na isang sumpa niyang itinuturing ang kanyang malupit na kakayahan. Dagdag niya na ang tibok ng kanyang puso ay maihahambing sa hampas ng drama sa kanyang tabi. Kahit nga ang pagkulo ng tubig ng kapitbahay niya sa tawid pang kalsada ay naririnig din umano niya. Maging ang boses niya sa sobrang lakas ay nahihilo din siya. Kaya naman napagpasyahan niya na naipa-opera ang kanyang tenga dahil hindi na niya kayang tagalan pa ang mga naririnig niya sa kanyang kapaligiran. Pag-iisipan ko ang superpowers na ito. Number 2, ang pinaka-matalino. Itong si Daniel Tammet ay tinatawag na ang superhuman brain. Bukod sa tindi ng utak nito sa matematiko, ay may kakayahan ding itong aralin ang kahit na anong lengguwahe at salita sa loob lamang ng isang linggo. Ayon sa mga doktor na sumuri sa kanya na ang kanyang utak ay may kakayahang analisahin ang mga pinaka-komplikadong bagay na halos imposible naman para sa mga karaniwang tao. Ngunit gaano man katindi at kakomplikado ang isip nitong si Daniel, ang kanyang kakayahan naman ay hindi niya nagagamit sa mga simpleng mga bagay. Katulad na lamang na kung papaano maglagay ng DVD CD sa DVD player o ang pagtawag ng taxi at pagkaway, hindi rin ito kaya ang algebra dahil nga yun ang madadaling mga bagay at hindi niya ito kayang unawain ng basta-basta. Hindi rin siya pinapayagang magmaneho ng sasakyan dahil hindi niya rin ito maunawaan. Kaya naman literal na lahat ay dapat niyang gawing komplikado para naman maintindihan niya at para maanalisa ng maayos ng utak niya. Number 1, ang taong walang kinatatakutan. Hindi naman ito yung tipong lasing sa kanto at naghahamon na lumabas ang mga matatapang. Ang superpowers naman nito ni Jordi Cernic ay literal na walang kinatatakutan. Ito ay sa kadahilanan na siya ay may kalagayan na tinatawag din na ang Cushing syndrome. Siya ay may tumor na adrenal sa kanyang glands na naglalabas ng hormone na sanhi ng pagkawala ng kanyang kakayahan na matakot sa kahit na ano o sa kahit na sino o sa kahit na anong sitwasyon. Ayon mismo sa kanya na sinubukan na niya ang lahat para lamang makaramdam ng takot o maging ng excitement. Ngunit wa-epek daw sa kanya kahit pa ang pagtalon sa eroplano. Isinalarawan naman niya ang pagsakay sa pinaka-nakakatakot na roller coaster na tira ba para lang daw siyang nakaupo sa upuan sa kusina ng kanilang tahanan. Ito daw ay walang kasing boring. Ngunit ayon sa doktor, hindi naman maituturing na manhid itong si Jordi dahil nga pinatanggal na nito ang adrenal na gland niya ay todo-todong sakit naman ang kanyang nararamdaman dahil ang sakit na Cushing syndrome sakay nagdudulot ng kalagayan at pakiramdam sa buto na walang oras na pinipili sa pagkirot at ito ay may kasamang arthritis pa. Kaya naman ayon sa mga doktor, ang sakit na kanyang nararamdaman ay 10 beses kung ikukumpara sa ating mga normal na tao. Kung tatanungin mga katinagalog, anong kapangyarihan ang bet niyong magkaroon? Isulat lamang ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang ito naman po ay aking basahin. Ito po si Tinagalog at bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! Kinsaka Kinda Pudka, Jun Batula, Cherry Ann Espiritu, Carlo Juan Sabong, Ricky Alcairo, Jerby, YNZ Bezana, Rai Z, Evelyn Bermas, Aliana Dulag, at kay Joseph Gusto II. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin channel. Wala pa si Tinagalog kang wala po kayo. Huwag pong kalimutang i-add ang iba ko pang channel. Kung nais makapanood ng kababalaghan, ay i-add po ang Ligalig by Tinagalog. Kung nais naman po ay ang mga hayop at iba pang mga pets, ay Orange and Friends po ang para sa inyo. Kung inyo namang trip na madagdagan ang inyong karunungan sa scientificong mga paraan, ay ang More Than Facts po ang inyong i-add. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. God bless, keep safe, at peace out!